morning, guys. Isang napakalamig na umaga mula dito sa Antwerp. Kung nagtataka kayo kung gaano kalamig dito sa Antwerp ngayon, 2 degrees po, ano. And later this morning pala, meron akong photoshoot sa city center and I'm keeping my fingers crossed na sana huwag umulan, sana hindi ganun kalakas yung hangin, and sana huwag mag-snow. Sana maging maganda na yung panahon throughout the whole day. Nga pala, 8 a.m. na ngayon, and bago ako umalis, gusto ko sana munang mag-shoot ng video para sa inyo to share with you some ideas, some tips and tricks paano ba ako kumikita ng extra income or extra money dito sa Antwerp after working as a nurse. Yung i-share ko sa inyo ngayon, totally wala siyang kinalaman sa pagiging nurse ko. Ang ginagawa ko lang after duty as a nurse, pumupunta ako sa city center, pumupunta ako sa mga kaibigan ko, makakilala kong expat, sinutulungan ko sila, nagra-racket ako to earn some money. I'm gonna share those things to you, ano. Pero bago yon, let me have some coffee first. Alam niyo, the best thing para sa akin to start your day every morning is to have a glass of coffee. Ang sarap. Alam niyo, may nagtanong kasi sa akin not a long time ago, no? Tinanong ako, kumikita ka pa ba ng extra income bukod sa pagiging nurse mo? Ang sagot ko, yes. At yun yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo. Kung expat ka, kung nakatira ka sa ibang bansa, there are still ways to earn money, ano? Lalo na kapag sinabi mo na hindi ko kaya maghanap ng trabaho, hindi ko kaya maghanap ng full-time job, or wala akong panahon para maghanap ng full-time job kasi may mga anak ako, or I'm still busy with other things sa buhay ko. Well, these things na sasabihin ko maaari makatulong sa'yo to earn extra income. Unang bagay na gusto kong sabihin sa inyo is that I am doing nursing interim jobs. Pag sinabi mo kasing interim jobs, ibig sabihin nun, I can do nursing function with different organizations within a short period of time. Pwede akong magtrabaho sa ibang hospital, pwede akong magtrabaho sa ibang nursing home for a very short period of time. Minsan kasi day contract lang siya, minsan a week contract lang siya, yung iba naman month contract. Pero since I am working as a full-time nurse, meron lang akong iilang araw extra per month to do interims. And 20 days ang average ko as a full-time nurse plus 4 to 5 days maximum na interim per month, which gives me 25 days at least per month na tatrabaho ako, ano. Technically, pwede ko siya sagarin hanggang 30 days per month, pero hindi ko siya ginagawa. Ang dahilan ko naman doon is that kapag tinodo ko at nagtrabaho ko ng 30 days per month, tataas ang total income ko within the whole year. Andito tayo sa Belgium, napakalaki ng tax dito. Pag tumaas yung total income ko the whole year, aakit ako ng level. Ibig sabihin, pag aakit ko ng level sa taxation, mas mataas yung tax na kailangan kong ibayad sa government. Which means na yung pagtatrabaho ko is like, parang wala lang kasi mas mataas yung ibabayad ko. So, what I'm doing is that I'm making sure na hindi tataas sa next level yung income ko para naman hindi rin tumaas yung tax na kailangan kong ibayad. And by doing interim jobs, I am earning at least 250 till 350 euro extra per month. Pagdating sa interims, ang kinukuha ko minsan is weekend shifts, ano? Weekend shifts, Saturday, Sunday, or even holidays, at kinukuha ko yung nursing home. And let me explain to you, may reasoning kasi yun. Bakit weekends at holidays? Kasi may extra bayad kapag nagtrabaho ka ng ganong mga oras or ganong mga araw. Kaya kinukuha ko kagad yung weekends and holidays. Bakit ko naman kinukuha ang nursing home? Kasi at the moment, nagtrabaho ako sa hospital and I am missing that nursing home experience kasi ang tagal ko na rin nagtrabaho sa nursing home. Almost 8 years kabisado ko na yon and it's my comfort zone already. So, pinipili ko yung nursing home kapag gumagawa ko ng weekends. Tsaka, andun yung feeling na parang nasa bahay ka lang, taking care for your lolos and lolas, napaagaan sa feeling, hindi siya ganun katoxic unlike sa hospital na ang dami mo kailangang alalahanin at very unstable ang patient mo. So, it's just a small tip. Kung nurses din kayo and gusto nyo gumawa ng interim jobs, ayun yung maipapayo ko sa inyo. Pangalawang round,
bakit ko naman dito sa Belgium is that I am teaching Dutch. Yes po, I am teaching Dutch sa mga friends and expats na kakilala ko, ano, kasi I've learned Dutch for almost 3 years and na-reach ko na rin yung proficient level. So kung meron akong mga kaibigan na gusto i-practice yung Dutch nila or meron akong mga kakilalang expat na gustong matuto ng Dutch, I am giving time to them. I'm teaching them and ang binabayad, ang rate ko minsan is like 10 euro per hour. Minsan kasi kapag nagtuturo ako, ang focus lang is speaking. Mas gusto nila yung paano sila magsalita, the way they talk. Ayaw nila yung reading, ayaw nila yung listening exercises, kasi yung klase ng mga exercises na pwede na lang gawin online, pero yung speaking exercises yung madalas kong ginagawa with them. Although in general very inconsistent siya, kasi it's not almost always naman din na mayroon ng papabook para magpaturo ng Dutch, pero minsan kung sinuswerte, kung pinapalad, eh meron din naman ilang mga kaibigan na sige, turuan mo naman ako mag-Dutch or can you give me lessons about this topic, at yun, ginagawa ko naman siya. Sayang din lang, diba? Since natutunan ko na rin yung language, why not share it to others? And by doing that, kumikita pa ako ng extra income. Diba? Third racket na ginagawa ko naman, and probably my favorite thing to do, is to do nursing paperworks, nursing research, nursing thesis. Dito ay sa Belgium, may makakilala rin ako, even Filipinos, na nag-aaral ng nursing. And ang ginagawa nila sometimes, since hindi ganun ka-strong yung foundation nila, when it comes to Dutch language, nagpapagawa sila sa akin ng papers nila, ng evaluation papers nila, napapaturo sila sa nursing research, napapaturo din naman sila sa thesis. And all of those papers, kailangan nilang gawin in Dutch. Alam niyo naman, kapag academic level kasi sa Dutch, kailangan maayos yung sentence structure mo, maayos yung gramatika mo, maayos yung the way you put your sentences together. So yun yung ginagawa ko, and doon ako nagigive ng extra effort, extra time para pag-aralan talaga yung mga assignments nila, yung mga papers na dapat nilang gawin. Ang rate ko naman doon minsan is 15 euro per hour. Hindi lang ako busy sa mga Filipino friends ko, busy rin ako sa mga expats din dito sa Belgium na nagpapaturo, nagpapagawa ng ganung mga assignments nila. Iba naman kasi project-based lang, ano, lalo na kapag nursing research, alam niyo naman, process ang nursing research, napakatagal. It could take me like 2 to 3 months para matapos yun. Although, most of the time, tulungan naman kami. Kinukuha ko yung idea nila, yung input nila, and I'm translating it everything in Dutch, and then sinusulat ko siya. And then, nag-uusap kami online, tama ba yung ginawa natin? Meron bang sinabing feedback, may ginawa bang feedback yung promoter mo, may kailangan ba tayong ayusin, ganong mga stops. And ang gusto ko dito, ang gusto ko kasi dito, we can do it online. So hindi ko na kailangan pumunta pa sa ibang lugar, maipag-meet sa kanila, just to talk about their projects, pero pwede ko siyang gawin online, send it to them, they can give any feedback, and ibalik sa akin, I will arrange it again for them. So yun yung klase nung racket na talagang gusto kong gawin dito sa Belgium, kasi it's something na natututo rin ako as a nurse, lalo na when it comes to latest trends when it comes to nursing profession. Tuloy-tuloy lang tayo sa mga usapang racket. Fourth racket ko naman na gustong i-share sa inyo is this. Ayan, pinapanood nyo YouTube videos. Isa rin yan sa mga passive income ko, ano, dito sa YouTube. How much do I earn ba sa paggawa ng mga YouTube videos? Ay nako, napakababa lamang po, ano? How much? 10 euro per day? Per week? Hindi, no? 10 euro per month. Which means, nakailangan ko mag-antay ng 6 months para makapag-payout si YouTube. Kasi 70 euro ang maximum before siya mag-payout. Kung bibigyan ako ng 10 euro a month, kailangan ko mag-antay ng 6 to 7 months para makakuha ko ng pera. So kung gusto niyo po makatulong sa akin, why not watch all of my videos? At huwag niyo na rin skip yung mga commercials na nandoon, syempre. Malaking bagay na yun para sa akin. The good thing about doing YouTube videos is that it serves as my diary, kasi it serves me good things sa pag-alala ng mga moments, ng mga vacation ko, yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo. And it is something na talagang ginagawa ko na for the past 2 to 3 years, and I'm still loving what I'm doing dito sa YouTube. It's not about the money na kinikita ko, pero it's about the things na nai-share ko sa inyo. It's about the things na ipapakita ko sa inyo. Yun yung mahalaga para sa akin. So kahit na no money or kakaunti lang, is okay na rin sa akin. Ang mahalaga yung mensahe na inibibigay ko throughout my vlogs na ginagawa. Fifth racket ko naman,
Although ito yung pinakamadalang kong gawin is yung videography. Last year kasi nag-start na rin ako by learning videography online courses, paano yung pagkuha ng mga videos, paano yung pag-cover ng mga events, birthday party, debut, or even simple gathering, and paano ko maagawa ng compilation doon, after movie, yung mga ganong klase ng mga bagay. Kasi since nag-vlog na rin ako, why not go into the world of video making, full video making, etc. So yun yung pinag-aaralan ko, and sometimes meron din ang tatanong magkano yung offer mo kapag kinover mo yung ganitong event namin, and thankfully na pag-cover na rin ako ng event just like early this year na gusto naman nila yung gawa ko, and I've earned extra income. So ayun yung sinasabi ko na by developing your skills like this one, videography, nagagamit ko rin siya to earn extra income. And I'm hoping and praying na sana mas lumago pa. Mostly kasi within Belgium lang yung mga clients ko. Pero who knows, di ba? I'm open to everything naman. Yun yung 5 tips, tricks, ideas, racket na ginagawa ko how to earn extra income dito sa Belgium. Pero aside from those racket, hindi pa rin po ako tumitigil sa pag-enhance ng skill set ko. Ano, at the moment, I'm learning photography. Patapos na ako sa first year ko ng photography. I'm concentrating for portrait. And at the same time, nag-aaral din po ako ng French. Busy pa lang ako on my first year. Bakit ko siya ginagawa? Kasi photography, I have this idea to take pictures of tourists na mamamasyal dito sa Belgium, dito sa Antwerp. It's same thing as videography, binabayaran ka per project. Why not go into the world of photography then para mabayaran ka rin nila per project? Aside from the fact na na-enhance mo yung skill set mo, pinagkakitaan mo rin siya. And then eventually, yung French din naman, it's something na sinasabi ko, gustong-gusto ko matutunan. I'm hoping na matutunan ko din siya on a very good level very, very soon. Although with all other stuffs na ginagawa ko sa buhay ko, napaka-dalang ng progress ko sa French. Pero it's okay. Ang mahalaga, nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko ngayon. I am very, very busy. And ayun, nakakalimutan ko syempre yung pagka-miss sa mga mahal ko sa buhay, sa mga friends ko. And it's my way of enhancing myself further pa. So, ayun lamang po ang may share ko sa inyo on this vlog. Ano, bakit ko sinasabi sa inyo lahat? Sa akin kasi, naniniwala ako na bawat isa sa atin, ako, ikaw, kayo dyan, meron tayong kanya-kanyang skill set. Skill set na kung pag-iisipan natin ng maigi, pwede natin pagkakitaan. Whether na sa Pilipinas ka, whether nandito ka sa ibang bansa, or saan ka mang panig ng mundo. Besides, nasa point ako ng buhay ko, I'm already 29 years old, na kailangan kong mag-ipon, kailangan kong i-maximize yung earning potential ko. Kasi within 2 to 3 years, I have to start my own family, kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas, I have to start all over again. I'm trying my best para makapag-ipon kasi hindi lahat ng kinikita ko dito ngayon ay kikitain ko na rin for the rest of my life. There will be a point sa buhay ko kung saan kailangan ko na mag-stop, kailangan ko na ulit magsimula to do other stuffs, whether sa Pilipinas or sa ibang bansa na naman. Pero I'm glad na as of now, everything is falling into place. I'm earning enough, I'm saving enough for the future. Hindi ko pa rin kinakalimutan na kahit gaano ako ka-busy dito sa ibang bansa, hindi ko pa rin kinakalimutan to enjoy my expat life, to enjoy the things that I have, to enjoy those people around me, and to further progress as a person, as a nurse. Kayo, maiba pa ba kayong mga rackets or ginagawa, ideas para makakuha ng passive or extra income sa ibang bansa or even sa Philippines? You can share it on the comment section. Gusto ko marinig yung mga ideas ninyo. Hopefully, may napulot kayong aral or kwento dito sa na-share ko sa inyo. And next vlog natin, hopefully sa labas na ulit tayo magbablog. Nakikita nyo naman kanina at the beginning of this video, paganda na ng paganda ang panahon. Sana magtuloy-tuloy na siya. Nakakamiss ang summer, nakakamiss lumabas at mag-explore. Maraming salamat sa inyo. See you again on the next vlog. Bye-bye!